guys! Magandang araw sa inyo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Dapat po ngayon po yung kasagsagan ng snow dito sa amin sa Canada, mga idol, dito sa Ontario. Pero ngayon po, ito po napakaganda. So siguro dahil din po sa climate change, kaya po nagkaganito yung panahon dito sa amin, mga idol. So mga idol, nandito po ako nakatira, mga idol, sa countryside. Dad! Hey, wait! What? Daddy, come! What? Come with me. What's that? It's a baby boy. What? Look. What did you say? You heard something? Come! What? Come with me, Daddy. Mga idol, gusto ko lang po sa inyo ibahagi po yung namin dito, yung sa insurance ng sasakyan. So yung binabayaran ko po, mga idol, dito sa sa insurance sa sasakyan ko. Ito pong puti, kung nakita niyo itong puti, mga idol, yan po yung Traverse ko. Nagbabayad po ako ng 200. So po, nagdadrive na po ako, mga idol, ng about 4 years. So may 4 years experience na po ako sa pagdadrive dito, mga idol, sa Canada. Pero yung pa rin po yung binabayaran ko, 200 a month plus yung bayad po sa sasakyan. Pagkaano ka po dito, mga idol, pagka G1 ka, kumuha ka ng sasakyan, medyo mahal po yung abutin ng bayaran mo sa sa insurance, abutin po ng 300 plus, mga idol. Kaya kung hindi pa naman kayo, mga idol, dito nagmamadali, kung makakapaghintay-hintay kayo ng G2, medyo mabababa po yung kagastusin nyo sa insurance, like 290, 280, ganyan po, 250. So depende naman po sa insurance dito sa mga idol. Marami pong insurance dito sa Canada, mga idol. Kung gusto nyo po mag-search, search nyo po sa Google search. Marami pong iba't ibang insurance company dito sa Canada, mga idol. Ito, mga idol, yung bayo ko, mga idol. So tanungin ko, mga idol, kung magkano na po yung kanyang binabayaran sa kanyang sasakyan sa insurance. Wow. Magkano ngayon binabayaran mo na ngayon? Magkano? Insurance. Magkano yung sasakyan? 700 something, di ba? 700 lahat doon, nandun na lahat yun. Ay, ganoon. So yan yung, mga idol. So si Bayo, mga idol, G2 na siya. So yung binabayaran niya sa sasakyan niya is 700, and then plus 200 sa kanyang insurance, mga idol. So G2 na siya. So dito siya nakatira sa akin sa bahay, kaya medyo nakakalesen siya ng binabayaran niya, mga idol, sa insurance. Kasi nga po, full G license po ako. So kagandahan dito, mga idol, kung G1 ka, mga idol, kasi kukuha ka ng sasakyan tapos may kasama kang sa bahay, full G license. So isama nyo yun, mga idol, sa pag-apply ng insurance, kasi hindi rin naman kayo issue ng insurance. Yung bang insurance company dito maipit. Oh. Mga idol, napakakulit itong aking anak, mga idol. Second door here? There. What? Ang kulit, mga idol, ng aking anak. Go. Yeah. So kagandahan, mga idol, kung meron po kayong kasamang full G sa tinitirahan yung bahay, makaka-menos po kayo ng insurance nyo. Kaso, mga idol, hindi kayo yung in case na may mangyari, hindi naman sa inaasahan, mga idol, aksidente. Hindi po kayo yung mga idol, hindi po kayo magiging primary beneficiary doon sa insurance nyo, mga idol. So ang magiging beneficiary po doon, primary, is yung full G license. Kayo po ay magiging secondary na lang po. Kasi sa totoo lang naman, mga idol, pag G1 pa lang kayo, di kayo pwede mag-drive. Kaya ganun po yung na mag-isa, mga idol. So pwede lang kayo mag-drive kung meron po kayong kasamang
professional driver or you're may G-license na. Napakahigpit po dito mga idol. Ang mga insurance company. Napaka-importante niyan dito mga idol sa Canada, yung insurance ng sasakyan. Hindi ka makakabiyahe, hindi ka makakuha ng sasakyan hanggat wala ka pong insurance dito. So marami dyan mga idol na insurance. So maghanap na lang kayo ng medyo mura. Mag-search muna kayo, huwag lang kayo basta-basta kukuha. Kung di nyo pa naman kailangan ng sasakyan mga idol, huwag na muna kayong kukuha. So kagandahan dito, kung gusto nyo pong magkaroon ng agad ng G2, yung mga bagong dating dito mga idol, suggest ko lang mga idol, kumuha na kayo ng G1, mag-exam na kayo ng G1. Okay, baby. G1 first mga idol, kasi maghihintay pa kayo ng isang taon baka kayo makapag G2. Ayan. Ayun mga idol, good luck po sa mga kukuha ng sasakyan at saka yung mga kukuha ng ng G1, yung mga bagong dating. Dad, yes. You have to wait because daddy's talking to my friends here, right? See, you see the my friends, it's over there. Right? You have to wait. Come. Oh, you take my here you go guys. Ayan nga. So, ito kasi nga anak ko mga idol, gusto niya kung nasaan ako, nandun din dapat siya. Mga idol, yung sasakyan po ng bayaw ko, ang binabayaran niya po is 900. 700 po para sa sasakyan at saka 200 po sa kanyang insurance. Kasi po, dito po siya sa akin nakatira. Full G license po ako, kasama po ako dun sa insurance niya. Pwede ko pong i-drive yung kanyang sasakyan. Napakahigpit po kasi dito mga idol sa Canada. Hindi ka po pwedeng, yung halimbawa, yung may kakilala ka, may kabarkada ka, pwede po pong i-drive yung sasakyan. Hindi po pwede. Bawal po yun dito mga idol. So, pag nahuli kayo ng police, or ng police, wala kayong insurance, hindi sa inyo nakapangalan mga idol, mayroon po kayong ticket o mayroon po kayong violation doon. Yung bayad po pala mga idol sa G1 or doon sa knowledge test, 157 po or 158. Dito po yan mga idol sa Ontario. So kung nandito po kayo mga idol sa Ontario, ganun po yung bayad sa pag-exam po ng G1 license or knowledge test. Yun po yung rules and then mga signs. Ayan. Yung picture pala mga idol sa license. Kung ano po yung unang picture nyo sa pag-apply nyo po ng G1, yun na po yung magiging picture nyo forever. Mama! Dad! Yay! Kasi sa akin mga idol, yung picture po para mong para mong hold upper. Eh mga idol, payo ko mga idol ha. Kasi kung pipicturean kayo doon, dapat medyo maayos-ayos din yung ano nyo, mag-supply kayo mga idol. Kasi ako noon, nagaling pa ako ng galing pa ako ng trabaho. So ngayon, di ko napapalitan talaga yung yung picture ko doon sa license. Yung reviewer po ng G1, meron po sa YouTube. More. G1 baby, G1. That's for license. More. Oh yeah. Salamat po sa panonood niyo sa aking video at saka kung nagustuhan niyo po aking video, don't forget to like, and share and comment po kayo sa baba sa comment section and then subscribe to my YouTube channel mga idol. Hanggang sa muli mga idol, hanggang dito na lang muna aking video. I'll see you on my next vlog. Bye mga idol. Mag-aalaga muna ako dito sa aking Little Angel na makulit. So, isa lang ito mga idol ha, pero kumpara na siya sa limang bata, grabing kulit. Kasi yung mami niya mga idol, pumasok. So, ako muna nag-alaga. Kasi pag nandito ako sa bahay, sila mama, nandyan sa labas. Ayaw naman niya ayaw niya pumunta. Makadaan ito mga idol, anak ko. Bye guys! Bye!